oil. Konti lang, hindi marami. Pwede na natin isahan, lagay ang ating shrimp. Ito pang kubre lang talaga kasi apat lang. Kasi gusto lang namin kumain today ng Valenciana. Ganon din, mga 2 minutes lang. Para hindi maging rubbery yung ano natin. Squid. Bango. Tatanggalin na natin siya. Okay. Valenciana ng baboy, but since masarap pag may fat ng baboy, so I tried it. Pakulukan natin siya. Yung pork natin is ready na. Kukuhaan lang natin ng konting oil para naman hindi masyadong greasy yung ating Valenciana. Ilalagkak natin ngayon ang ating onion. Antayin natin na mag-translucent ang ating onion before adding our garlic. Pwede natin i-add ang ating onion sa garlic. Natin ng ibang baboy para hindi tayo mapasok. Antayin natin hanggang maluto yung ating makakaramelize yung onion. Lalagay natin ngayon. Okay na. Add natin yung ating tomato paste. Ang
ito with our squid ink. Pwede na natin ihalo yung ating cook na glutinous rice. Kalahati lang ito. Half rice and half glutinous rice para hindi naman siya masyadong sticky. Ako nag-a-add ng wine kasi ito ay Filipino style na Valenciana, unlike doon sa mga Spanish style lagi silang naglalagay ng white wine at naglalagay sila ng fresh na tomato. Naglalagay ako konti ng patis just to toyo. Para lang magkalasa. At black pepper. Maglalagay din ako ng Spanish paprika. Dadaminan ko konti para may konting anghang. Mag-aad ko ng konting broth. Add ako ng konting broth kasi masyadong dry yung sticking ni rice ko. Kayo na lang bahala mag-add. Kung gusto nyo ng matigas, huwag nyo nang dagdagan. Pero kung gusto nyo ng konting lambot, dagdagan nyo lang konti ng kahit chicken stock or kahit boiling water lang. Dadagdag pa tayo ng squid ink kasi hindi kumulay yung ating ink. Haluin nyo lang hanggang mahalo lahat yung itim. Siguro kulang ito ng ink ang aking painya. Lalagay natin ulit yung sweet. At saka pinakapang garlic, apang plato. Right.
tatakpan natin siya. Have it. Valenciana Negra, Filipino style.